Ito yung lumang arte mo, gusto mo palitan ng bago. Pero di mo magawa dahil wala ka nito, anong gagawin mo? What's up mga kapadyak? Sa video na ito, ituruan ko kayo kung paano magpalit ng RD. So ang una nating gagawin ay tatanggalin muna natin yung tension pulley. Kumuha ka lang ng specific tool para sa iyong derailleur. Tingnan mo sa part na ito ng derailleur mo kung ano ang kailangan nito. Sa luma kong derailleur ay screwdriver ang kailangan nito. Ikutin mo ito ng counterclockwise para ma-unscrew. Siguraduhin mo na hindi mawala yung parts ng pulley mo katulad na nangyari sa akin. Munti ka na pala. So ang next mong gagawin ay tatanggalin mo yung cable. Kumuha ka lang ng tool specific sa iyong derailleur. Ito muna ginamit ko, wala kasi akong tool. Pero sa mga medyo matataas na klase ng derailleur katulad ng Shimano Alivio, Shimano Altus, Shimano Acera, naka Allen screw yan. Or Allen bolt. So para matanggal mo yung kadena, paikutin mo yung derailleur cage pa ibabaw. Pero huwag kalimutan tanggalin yung cable. So kumuha ako ng Allen size 6 plato. Ikutin mo lang counterclockwise para ma-untread. So ayan na, natanggal na natin yung derailleur natin or yung RD. Kung nakikita nyo, peck yung Shimano to ha. Imbis na tourney yung pangalan, Torway. So ito yung lalagay natin, Shimano Alivio to na pang 9 speed pero nilagay ko lang sa 7 speed. Wala kasi akong 9 speed na drivetrain eh. So ito yung stock na pulley ng luma kong derailleur. Okay na yung pulley kasi pula naman eh. Mas nagagandahan ako kasi sa pula, yung parang may mix na color. So dapat sa paglalagay nyo, yung stopper ay hindi lumaabaw. So dapat nandito yung stopper ng derailleur mo. So tara, salpak na natin yung bago. So para ma-thread yung bolt sa derailleur hanger mo, ikutin mo lang clockwise para ma-thread siya. Tama. Pero wag mo itong masyadong higpitan. Mas better na gumamit ka ng torque wrench. So para malagay natin yung kadena, kailangan muna natin pababain yung likod ng derailleur cage. Pero hindi natin ito magawa dahil mahigpit pa ang screws sa guide pulley. Kailangan mo na ito luwagan ng konti para magalaw mo. So dapat ipwesto mo na yung kadena kung saan banda ng pulley dadaan. So ilagay mo muna yung parang spacer sa loob ng pulley. At sa part na ito medyo mahihirapan ka dito kasi yung tension ng derailleur mo medyo matigas. I-align mo lang ang kadena mo sa guide pulley at padaanin mo ito sa likod ng tension pulley. Parang paganito ba?
Yung next mo na gagawin ay ipwesto yung cable sa bolt. Hilahin mo ang cable habang hinigpitan ang bolt para magdagdag ng tension. So, ulit-ulitin mo lang ng paghigpit ng cable para maalis yung slack. Try mo rin i-shift sa magkabilang cogs para malaman mo kung na-okay. So, pagkatapos mong ilagay at matapos mo na i-set, kailangan mo na itong itono. Meron akong video sa channel na ito kung paano magtono ng rear derailleur. Panoodin nyo na lang ito. Lagay ko sa description yung link. So that's it for today's video. Hope you enjoy. Please like, share, and subscribe. Stay at home, be safe, and thank you for watching this video. Salamat sa panonood ng video ko. Sana may natutunan kayo. See you next time.